So ito yung voltmeter na i-install ko dito sa aking MSI. Meron siyang time at temperature. So i-install na natin. So itatry muna natin tong voltmeter kung gumagana. Pagsasamahin ko muna tong red wire at yellow wire. Tatap ko dito sa positive ng battery. Tapos itong black wire, tatap ko dito sa negative ng battery. So ayan, gumagana. Ayan, gumagana siya. So i-install na natin. So bakpasin muna natin to. So ayun, nabaklas ko na. So dito na socket natin kukunin yung isang wire. Dito natin itatap dito sa may kulay brown. Ayan, kulay brown na wire. Tatap natin yung kulay yellow na wire. So ayan, tinanggal ko muna yung socket niya dito. Sundan nyo lang yung brown na wire. Ayan, dito banda. Pwede nyo itusok dyan yung yellow wire dyan. Tap nyo dyan. Or pwede nyo ikabit dun sa mismong wire. So dito ko nilagay yung voltmeter dito sa throttle cable. Siniptay ko lang. Tapos ito yung wiring nya. Ayan. Ayan, nilagyan ko din ng zip tie. So ito na yung kanyang wiring. So dinugtungan ko na tong black wire, yung kanyang negative. Yung itinap ko na dito sa negative ng battery. Tapos tong red wire, dudugtungan ko din. Itatap ko din dito sa positive ng battery. Tapos tong yellow wire, itatap ko dito sa brown wire dito sa socket na ito. Ilagyan ko na ng wire. Yan, dudugtong ko na lang to sa yellow wire. Yan. So pwede nyo ding itusok dito sa may kanyang socket itong yellow wire. So ayun, naikabit ko na lahat itong yellow wire. Kinunik ko dito sa brown wire dito sa socket na ito. Itong red wire na ito tinap ko dun sa positive ng battery. Tapos itong black wire tinap ko dun sa negative ng battery. So yellow wire to brown wire, red wire to positive ng battery, black wire sa negative ng battery. I-try na natin. Yan, gumagana. So start muna natin. So pindutin natin. Ito naman yung kanyang temperature. Yan. Click ulit natin yung kanyang orasan. 12 hours, 24 hours. So set natin yung kanyang oras. Dito tayo sa 12 hours para may MPM. So long press nyo lang hanggang mag-blink. Yan, nag-blink. Ito nung oras na, last 2. Yan, tapos long press nyo ulit para pumunta naman dun sa minutes. So set ulit natin. So 224. So pag may set nyo na, i-long press nyo ulit para naka-standby na siya. So ito na yung kanyang voltmeter, temperature, tapos ito yung time. So i-off muna natin. Dapat pag i-on natin, dapat hindi magre-restart yung oras niya pag in-on ulit natin. So ipunta natin sa oras. So yan, hindi siya nag-restart. So ibig sabihin tama yung ating wirings. Yung iba pinagsasama nila yung yellow wire at red wire. Kukunik nila dun sa accessories. Ito, pagsasamahin nila tapos connect sa accessories. Kung pinagsama mo kasi sila, pag i-off mo yung susi, magre-restart ulit yung clock niya. I-set mo ulit pagka-on mo. Kaya dapat hiwalay yung power supply ng yellow wire at yung red wire. So yan, tama na yung kanyang oras.
So dapat yung yellow wire na-connect, i-connect nyo dun sa may accessories sa brown wire, yun yung power supply nya. Tapos yung red, i-connect nyo dun sa positive terminal ng battery, yun yung parang standby ng clock nya. Balutin yung mabuti ng electrical tape yung mga dugtong para hindi mag short circuit, para hindi kayo magka problema sa wirings. Check nyo muna lahat kung walang naiipit na wires bago nyo ilagay yung mga flarings nya. So okay na.